At nagbabalik po ang pangalawang bahagi ng ating panel discussion dito pa rin sa DepEd Hour. Kanina, si Sir Arnel at si Ma'am Marjorie ay nakilala na natin sa mga bits and pieces of information na galing sa kanila. So, we were getting to know more about them. So, eto ngayon ang unang tanong muli, ano? Do you get frustrated after a day of teaching? Let's say, for example, may na-experience na ba kayo, oh my God, what a day. O kaya merong bata na hindi natuto for that day. Meron bang pangyayaring ganun, Ma'am Marjorie? Ma'am, ako po nung una, dahil siguro po naninibago pa po ako, talagang yung unang araw ko man pag-uwi ko ng bahay, bagsak agad, ganun po, na ganun pala kakukulit, mga ganun, ma'am, yung merong bata na kahit na hindi po mawawala yun sa isang klase, merong may lalabas at lalabas. Oo, diverse kasi ang mga learners natin sa public school. Opo. Anak, ganyan. Maupo ka muna hanggang sa maghapon mo pag ano ko. Tabo na tabo. Parang hindi siya napapagod. Yung teacher papagod na. Siya yung energy niya hapon. Pang parang pang umaga pa lang. Ganun po. Sa mga ilang araw yung mga ganun? A week. Opo, mga 1 week po talaga akong... Ano nun, ma'am? Medyo nag-a-adjust talaga. At nag-aalangan, no? Opo. What to do with those kids, opo, no? Hindi. So, kumbaga, nasa normal pace ka pa. So, nararamdaman mo pa yan. Kasi pag hindi na, yun ang kasi hindi normal, no? Because you see, when nandun ka sa harapan ng mga bata, dahil diverse ang learners natin, lahat makikita mo. May makikinig, may hindi makikinig. Yes, ma'am. May magsasalita, may hindi magsasalita. Opo, nung hapon po, sabi ko, paano ko kaya itidil yung individual differences ng mga learners? Ganun po. Hanggang sa iisip-isip po ako, minsan sabi po ng nanay ko, eh, kaya nakatulala ako. But you know, come to think of it, your frustration turned into an inspiration because you are thinking of things that you'd like to apply to those, no? Kasi ilang eskwela mo? 25. So in 25, different folks, different strokes, different learning styles. Yes. Oh, congratulations. As early as that, nalaman mo na meron tayong gagawin para sa mga bata. Yes. How about you, Sir Arnel? Do you get frustrated after a day's work? Pwede rin din po. Kasi po, di po may iwasan namin na ma-stress din kami sa bata. Pero I think parang mas na-stress yung mga parents pag na-misunderstood po nila kami. Mm-hmm. Yung po. So, how do you handle that? Let's say po, meron po kami isang learner na non-reader. Mm-hmm. Sabi ko, you should go this ahead. Mm-mm. May pray time the afternoon. Talagang may intervention na agad na naka-ready. Ganun po may eksena na kinakausap po yung bata. Kasi po, at his age po, kasi dapat po marunong na talagang bumasa. Sabi ko, gusto mo ako, kuya, turuan ka talagang ganun po. Tapos sinabi ko po sa parents, tapos no, pinasin. Okay. Maybe... parang dun po ako na-stress mo. Pero maybe the parents has their own reasons. Then baka naghahanap buhay, no? So, ganito ang maganda dun. Pwede through GC din, o kaya through PM, ano, masabi sa kanila na, you know, ang lahat po tayo ay merong responsibility sa ating anak. And I salute you na you're giving him, no? Your free time para nun talagang makahabol yung bata. Tapos parating natin ipaparealize sa kanila na it's a working relationship. It's collaboration. So parents po, ano, sa mga nanonood sa atin, the school cannot do it alone, no? Kailangan po natin ang inyong mga tulong, ang inyong collaboration para po nun yung tutok na pagkatuto sa mga bata ay magawa po natin. Kasi the teachers ay hindi lang sila yung kailangan, hindi lang po yung paaralan. More so with the parents dahil mas mahabang oras din yung ginugugol din sa kanila. Ano. Ayan. Meron din tayong question na parang medyo vague siya. No? So tingnan natin kung how would you deal with that. What is your greatest admiration sa mga tao ngayon na you're working with, no? Ano yung mga nakita nyo na parang working virtues and values na meron yung mga kasamahan nyo ngayon, although ilang month pa lang kayong nandun sa station ninyo, pero sa tingin nyo ba meron na kayo na-evide na magagandang values coming from your colleagues?
Yes, ma'am. Sa Bitas po, napaka-helpful po ng mga tao sa Bitas. Mm-hmm. Mga co-teachers ko po, principal, maski po yung AO ko po na si Ma'am Badep. Mm-hmm. Hi, sister! Sister ko yan. Yun po, talagang ginaguide po nila ako. Talaga na as in bunso, para po kami magkakapatid na pag may hindi ka alam, lumapit ka sa isa, never ka po makakarinig ng hindi, natatanggi, parang ganun ma. As in willing po sila lahat na tumulong. Mm-hmm. Yun po yung nakikita ko na isa po sa magandang mm-hmm. na meron magandang sila. Traits mm-hmm. na meron po sa mm-hmm. Bitas. Kasi po kung wala po sila, sabi ko po ganyan nung una, paano ako? Parang ganun ma. Paano ko gagawin? No? Paano ko makakasurvive? Parang mm-hmm. ganun po. Hello din po kay Ma'am Eden, yung mm-hmm. GL ko ma'am. Mm-hmm. Na talagang pag-lunch. Kabisado mo lahat pangalan nila. Sa ano lang po. Tutulungan kita. Tutulungan kita. So, sa kinder muna. Sa kinder. Ma'am Daisy. Sa grade 1, Ma'am Eden. Si Ma'am Beth. Ma'am Beth. Ma'am Marjorie. Sa grade 2, we have Ma'am Tere. Rosemer. Grade 4. Sa grade 3, Eleonor and Ellie. Hello, Ellie. Grade 4, we have Ma'am Belly, Ma'am Lorna. Grade 5, we have Ma'am Cherry, Ma'am Henny Dean. Grade 6, we have Ma'am, hello, Sister Rai, at si Ma'am Wilma. Ay, si Ma'am Wilma floating, and then si Ma'am Joanna. Tama. Saka po si Ma'am Sheila po. At si Sheila. Hello, Mars. Si Sheila. Alam mo, meron pa isa dyan dati si Sarile to, pero yun nga, he passed away few years back, no? So, malangit naman. Pero isa rin yun sa talentadong ano ng Bitas. Okay. So, ayan, nakabisado ko din. Hello sa inyong lahat. Parang may pang-samgyup ka gano'n. Joke lang. Sir Arnel, ikaw na. I-recite ko din po yung 110 teachers. 110 yun, nakabisado mo. Pang-111 na po ako. Kabisado mo sila. Oh, sige, yung grade level mo na lang. Hi, Ma'am GL. Sa mami ko po kay Ma'am Sel po. Hi, Sel. Mm. Yung na-admire ko po kay Ma'am nung napaka-straight po niya. Mm-hmm. Hindi po strict ka, straight mm-hmm. with the heart nun mm-hmm. po. Mm-hmm. Pa responsible po niya. Hindi, parang hindi po siya napapagod. Hindi mm-hmm. po siya umihinto. Mm-hmm. Opo. Yung po siya, yung workaholic so, po siya. So, yun yung virtues na nakita mo. Parang ko po siya yung... Nalagi ko po siyang tinitingnan minsan na kapag meron po siyang iuuto sa akin. Mm-hmm. Sige ko, sino ba ako napaka-marunong magpahinga? Ano? Mm-hmm. Kahit pagod na. Hindi ko po kami ng tubig, ginaganong ko po yung si Mama. Hello, Ma'am Sel, at salamat po sa inyong mga naitulong kay Sir Arnel. Ano? Yan, yan yung mga nakita nyo. And ibabalik ko sa inyo yung tanong, ano naman yung contribution nyo sa kanila na sa tingin ninyo ay meron ding space doon sa buhay at ng mga tao doon sa paligid ninyo. Sir Arnel, ikaw. Ako po, I will work by heart. Siguro po, puso sa puso na lang po talaga. Yun na lang po yung may contribute ko. Mm-hmm. Just go with the flow. Ayan na, sinasabi mo yan sa TV ha. Nanonood sila. Pagka matikas ang ulo, kurutin mo mga cell. Mm-hmm. So parang inaano mo na, magtatrabaho ka. Sabi ko po kay Ma'am Selma, pag nagkamali po ako, papaluin niya po ako. Tama. Gusto ko po kasi pinagsasabihin din po ako. Oo, tama. Magkapasamay po akong very light. Oo. Ay, malaman mo, no? And then alam mo kung paano i-straighten up things, no? Ikaw, Marjorie. Ma'am, ako po, tingin ko po, magiging contribution ko po sa kanila. Pag po may... Pag sinabi ko trabaho, trabaho po talaga. Pag may hindi po ako alam, magtatanong po ako. Minsan sinasabi ko po kay Ma'am Eden, Ma'am Eden, nagsasawa ka na ba sa akin? Kasi po, everyday po ako magtatanong. Sabi po ni Ma'am Eden, okay lang yan, ganyan talaga sa first year of teaching talagang mga nga pa po. Ay po, napaka-thankful ko po kasi talagang as in lahat. So, ikaw ay more than willing to learn. Yes. Na, yun ang contribution. So, para natin sinasabi na tama yun, no? We should ask questions for us to know the answer. Because if not, puro what if lang yun nasa isip natin. At baka hindi pa nga tayo mag-arrive dun sa tamang ano. So, kaya okay lang, di ba? O ngayon, maglalaro tayo. Me, not me. Sasabihin nyo lang me. May mga words akong sasabihin. Sasabihin nyo, me, no? Or not me. And just a little explanation bakit yun, ano? So, the first word ay straightforward. Are you a straightforward person? Yes, ma'am. Ikaw, sir. Yes or no?
bluntly, sometimes. sometimes, no. But ikaw, straightforward. You say kung ano yung nararamdaman yes, mo. Ma'am. Walang apprehensions, walang ano. Ma'am, kasi no, po, no sugar coating, ganun. Wala, ma'am. Wala. Kasi po kung ano po ako dito, kung madandal, yun po talaga, kung ano po ako, eto na po ako, eto na yung pagkatao ko, whether you like it or not, eto na po ako, ganun po. Kaya po, halimbawa, talagang may hindi ako alam, hindi po ako tatahimik na magtatanong ko, talaga. Tapos, at the end, mali po yung ginawa yes, ko. Okay? Ikaw, sir, 50-50 because depends on the situation. Baka po, siyempre po, ayos sa akin ng tao, tapos I'm so bubbly at that time, siyempre din natin, tsaka po. Okay, na, so nandun ka sa play safe, no? Okay. This one, real? Are you real? Yes, ma'am. Real na real. Ikaw, sir, yes, hindi real. So real, ha? Diba, kasi pag sinabi, so real. Funny, are you a comedian or something? But were you the life of the party pag ano? Yes, ma'am. Madaldal, masaya. Yes, ma'am. Yes, ayoko po ng dull moments. Ayaw, okay. What are you? Are you a ruler or a follower? A follower po. Okay. How about you, sir? Follower. Were you vain? Nakikita naman. Meron ka bang routine, beauty routine every night or... Wala po, ma'am. Ay, yan lang ganyan. Fresh lang. Just so applied. Yan lang. Ano, ma'am? Wala naman po. Kasi po, hindi naman po ako mahilig maglalagay. Gagawin pa kahit, ma'am. Dahil sa sad. Busy na rin po. Pag-uwi ko, magla-live selling nga po. Ano tinda mo? Okay, ma'am. Okay. No. After po nun, ala na, magigilangos na lang rin. Yan na, tapos na. Ikaw, sir, Arnel. Are you vain? I mean, getting into the comfort room for an hour or hindi po. Hindi. Chill, relax. Were you relax? Sometimes. Ikaw, sir. Every weekend. Pero yung weekdays mo, osi ka. Ganyan, okay. Talagang tutok, okay. Focus. Okay. Were you stiff? Yung parang, Di naman po. Di naman. Sakto lang. Sakto lang. Okay, yung mga salita ng mga millennial, no? Sakto lang. Ikaw, sir? Sakto lang. Hindi yung talagang, well, gano'n, no? Are you hands-on? Yes. Sa lahat? Yeah. Yes, pareho kayo. Bakit? Ako po, halimbawa may task po na binigay sa akin. Parang ano, mama ko, iniisip ko siya. Hindi ako makakatulog. Kaya di siya nangyayari. Hindi po nangyayari. Yun po yung... So, parang kung parehas kayo, ikaw din ganun. Parang iniisipin ko siya. You have to finish that para mayari nga, no? Okay. So, parang siguro yun ang mga katangian ng millennials. Parang, you have to finish that so that I can relax later, no? Hindi yung I'll relax now and then later I'll cramp. Sa amin naman, yung hindi ko naman nila lahat, yung mga medyo may edad na, parang nandun sa, ang aming adrenaline rush ay nandun sa beating the deadline. Parang, gano'n. So, matanda na kami. My God. Okay. Are you mean sometimes? Masungit ka ba minsan? Minsan po. Aminado. Okay. Ano yung mga nagtitrigger para maging masungit? Makulit. Ako po, halimbawa may, gusto ko po kasi ma'am, halimbawa may mga tinuro po kasi si student ko, po. Halimbawa ma'am, may, yung mga simpleng eyes on me, eyes on you, yung mga simpleng ganun ma'am. Okay. Gusto ko po nakafocus sila kasi po for their own sake naman po na matuto po sila. Okay, so sometimes, oh balance my God, po. No, you have to look at me, ganun. Ay, pag hindi nag-look sa'yo. Nakatingin naman po lahat. Pero pwede ko mag-look sa'yo kasi very pleasant yung ano mo eh. I don't know po naman. Yeah, yung very pleasant. And the kids really love that. And congratulations that you're in grade 1 kasi hindi ka nila makakalimutan pagka ganun. Ikaw, Sir Arnel. What do you mean? Hindi po. Kahit kailan? No. Kumbaga, inaaral ko po muna yung tao eh. Ganun po. May kapatid ka ba? Tatlo pong lalaki, yes ma'am. Puro lalaki, okay. Ang alawa po ako. Hindi ka nagbubugbugan?
po. Hindi ka nagbubugbugan. Kasi parang normal yun sa mga boys. Dati po. Dati. But when you Pero po yung pabehave na po yung kuya ko. So yun, so not even once in your lifetime na naging mean ka. Kapag sila po yung unang, halimbawa, nagtaray, nagsupplada, ganun sa ay, iwasan ko na yung tao na to because of that behavior. Ayokong makikipag. So hindi mo siya i-confront na, okay. Oh, what are you? What are you trying to do? Siguro po, pag-close na po kami sa lingsan, ay, ginawa mo like that. Nung nakalipas, eto, and I think it's not appropriate, parang gano'n. Ano po yung mga beer ko, mag-observe muna sila. Yeah. Tapos, okay. Okay. Ganun ba? Oo, lesson yan na. Were you workaholic? Workaholic ka ba? Yung sabi mo kanina, no? Parang yung weekdays mo. Yes, ma'am. Workaholic po. Kasi po, minsan, nagtutulog din po kasi ko kung yung po yung inunok sa sarili ko na tapos iba pa yung intervention. After school, dapat may gawin pa po ako. So, may tutorial po ako sa Santa Rosa. So, talagang ano ka pala, no? Anong tawag dun? Yung dinumulubay. Larag. pero yun ka, no? Parang Apo. Sabi mo nga, there are always room na merong may gagawin. Apo. There are times na merong pwedeng gawin at ayaw mo masasayang yung oras. So, aral, ganun. Were able to finish your master at? Na-stop ko po eh sa UST po, 12 units po, major in general science. Ay, yun yung push it na para Apo. Ano, no, time and again, eh. Looking back, yun yung magkamit natin po at promotion. Apo. Ikaw naman. You have your masteral na, di ba? Ay, bata ka pa. How young are you, iba? May 24. Ask. 24. Are you in a relationship? Yes, ma'am. Oh, sorry kayo. Guys, sorry! Ayan na, umami na in a relationship. Batiin mo, ano bang endearment nyo? Wala. Ha? Tumitingin talaga yun. Anong endearment? Wala. Wala? Hello, wala. Kumusta ka dyan? Ay, naku. Diyos ko. Kinikinig ako sa studio. Mainit! Alam niyo po, alam mo, yung mga teacher talaga ganun eh. Before you got into that, you are, of course, you have to be nauhaw. You have to be engaged. Engaged sa ano. Kasi, pag hindi na, katulad mo, di ba, sinasabi mo yung time mo nandun na. Pero, parati ko rin sinasabi sa mga teacher that you need a partner. Yung sa gabi, yung katabi mo na, eto yung maghapon ko, eto nangyari, may makulit na bata, may tumakbo, may nadume, may naihe. Because that's part and parcel of that. And you should get someone na maiintindihan ka. You know? At minsan, yun yung wala sa ano, DepEd. Kasi pareho kayo nasa DepEd. Pag sinabi mo, napapagod na ako. Eh, siya rin pagod na. Pagod na rin ako. Oh, diba? Alam, wala kayong tawagan? Meron po. Hindi, ganon. Ano nga? Hala, mama. Papa, mama, ganon. Hindi po si mama. Nanonood po yung mama ko. Ay, naku, hindi ba alam? Hindi pala legal. Ah, legal naman. O, sige nga. Ayaw kaya mahuhula ako. Taas mo yung maganda mong mata pa yun. Honey? Ano na ba? Mahal? Old school, mahal? Baka baby po yung tawagan niya. Number one. Hindi pa yung huli niyo po sila. Ay, hon. Ang sweet. Sana all sweet. Oh, sweet yan. Oh, sige, ikaw naman, sir. Just work and my cats. How many cats do you have? Sa Santa Rosa po, 14. Dahil po sa apartment, inalik ko po si Lucrecia. Lucrecia, ilan? So, isa lang. Po. My God, you have 14 cats. Anong kinakain nun? Cat food, clothes. May pera po, cat food. Pag wala. Meron din akong kaibigan, may cat food. Ay, cat food, may cat. Nadalan ko nga siya ng cat litter eh. Nakalimutan ko na. Pamita pa ako ng sangita niyo sa palengke. Naghahanap na ako ng pusa. Gusto ko mag-upon. Anong nasa pusa na gustong-gusto niyo? Parang, whenever po na inihimas ko po sila, parang na ano yung... Parang, so, mas ano ka kaysa dogs? Mas gusto mo yung cats? Na wala po ng stress. Opo, parang nagsasalig yung negative energy. Pero sabi nila ganun nga, di ba? Na kapag may calming effect. Yeah, merong... Ito naman, nag-massage siya. Baka lavender yung ano yung kinakain. Hindi po. Cat food. Ano yung litter niya? Di ba, dyan na po kay cat food. Ay, ako ba po?
i-orderin ko to, Sir Sige, Henry. Sige po. Oo. Ano, it's a may calming effect. Sabi nila, yung negativism na natatransfer nga sa kaas. Tama lang din po sila, ma'am. Hindi ka talaga iiwan. Hindi, katabi ko po sa pagtulog. Talagang nagmamassage po siya. Silang, ano. You should know. Masasigar ko po siya nagdadaling. Meron po siya. Kaya po niya. Hindi po. Masalasari na lang po sila. Okay. Opo. Yung 14, how do you deal with that? Hindi sila nagsasalasan pag umuwi ka? Hindi naman po. So parang ina-apply mo din doon na you can love cats and you can love people. No? Wow. Oh, that's nice. Bihira kasi yung may gusto sa pusa akong kilala. Minsan may isa, dalawa lang. Pag marami na akong budget, magta-try po akong Persian. Lang po eh. Parang na maibibenta mo din sila, mahal din mo. No? Ayan, eto naman. Were you humble? Humble ka ba? Yes. Yes, ikaw, sir. Yeah, kailangan. Sabi, humble, may grateful heart, dapat din cheerful giver, at dapat thankful. Alam niyo, napakadaming gustong pumasok sa DepEd. With a grateful heart. Yes, grateful heart. Ma'am Risa, I love you. Para tingin sinasabi yun? Opo. Doon ko po natutunan sa akin, Ma'am Risa po. Totoo yun. You have to be grateful. Oftentimes, the not we feel the negativism all around us, every day, no? Pero kapag sinulat mo na yung mga blessing, makita mo, mas madami siya. Yun lang may ngumiti sa'yo in the morning and said, good morning, sir. Good morning, ma'am. O yung mga bata na hindi makapasok pero pinilit nilang pumasok para makasama kayo. And that's really something. No? So, ano, natutuwa ako sa inyong dalawa. Sana huwag kayong magbago. Ano? Open vessel ba kayo? Open cup? Are you more than willing to learn? Yes. Yes. Parang sinabi mo yun kanina. Ano? Ikaw din, sir. Okay, now. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na kapag halimbawa may nanood nitong episode natin na to, matatandaan nila yung mga words of wisdom and the nuggets of information that you would share to them as an inspiration to the people who would watch our show. Anong sasabihin mo sa kanila, Sir Arnel, if you'll be given a chance to give an inspiration to our viewers, no? Apo. Don't surrender po. Never give up. Huwag susuko. Basta po laban lang ng laban. And doon time ko po kasi na-down ako. Kasi lahat tayo dumadaan doon sa mga ganong pagsubok. Nagdasal lang po ako. And God really opened doors, no? I asked you kanina, what is your rank in the RQA? And you told us number 2. Di ba, humiyaw talaga ako. So, there are reasons, no, bakit mangyayari, pero hindi dapat mag-give up. Kung sobrang down na po tayo na, sir, wala namang Diyos, ganyan-ganyan. Pero, meron pala na eh. Pinunta po niya sa magandang, yes. At ang ano ay mag-intay, ano? In His time. In His perfect timing. Totoo po yan. So, yun ay parang testimony sa'yo, no? Katalagang in His perfect time. Imagine, ang daming gusto maging guro na hindi masama sa RQA, you're number 2. Pangalawa, maraming gusto magpunta sa Cabanatuan East Central School and you are being called. Napaka-thankful mo po, sobrang. Salamat sa Diyos. Salamat po, Lord. Ikaw naman, Marjorie. Naiyak na ako. Naiyaka kayo, sir. Baka maan yung false light eyelashes. Ano po, yun po, parang kay Sir din, lahat nga po tayo dumadaan sa mga pagsubok, pero kahit anong pagsubok man po yan, magtiwala lang po tayo magdasal. At magmahal. Magdasal at magmahal. Ayun po, kahit na kahit gaano kahirap yung pagdaanan natin, no, tayong susuko, kahit maraming hadlang para maabot natin pangarap natin. At sa magulang ko na, talaga naman na nainiraos pa lang kapag aral. Ano ba? Ano ba sa'yo? Hindi siya kayo. Ano po, nakita ko yung hirap nila na kung paano po ako igapang. Katulad ni Sir Arnel. No? Opo, kumbaga, it's payback time po. Lahat po gagawin ko para sa kanila bilang anak. Ayun. Alam niyo, nakikita ko sa inyo yung inspiration, yung pagiging passionate, ano. Ang pakiusap ko lang ay huwag kayong mapapagod. Kasi sa atin, sa ating departamento, talagang maraming trabaho. But the thing is, kapag inilagay natin yung passion natin doon sa trabaho na yon, hindi natin siya makikita as trabaho. No, may enjoy natin siya.
kanina, ang gaganda ng mga sinabi niyo tungkol sa magiging pagiging matatag, no? Meron lang akong gustong batiin yung aking kaibigan. Nandito siya ngayon sa Cabanatuan, umuwi siya, si Clarita Mananghaya. So katulad ng mga sinabi, hello Mariko, katulad ng mga sinabi ng ating mga guests ngayon, ano, laban lang, no? Yung sakit ng katawan ay walang panamayan sa ating pananampalataya na gagaling. Gusto ko lang din pong batiin ng magandang gabi at patuloy na healing ang aking professor sa PNU, Ma'am Felice Yevan. Ang inyo pong laban ay laban din ng aming pagdadasal para sa inyong mabilis na pagaling, Ma'am Felice. Ayan, magandang gabi sa ating lahat. At napulutan natin ang inspirasyon yung ating mga bagong teacher, ano? From Bitas Elementary School, we have Ma'am Marjorie Cristal, ang napakagandang taga-Bitas, ano? At syempre, ang poging-poging taga-Cabanatuan East Central School na si Sir Arnel Santiago. Marami kaming natutunan sa inyo ngayong gabi at sana baunin nyo yung sinabi ko kanina, no? Huwag mayayari yung pagiging passionate sa trabaho, kasi pag nawala na yon, wala na tayong room para sa DepEd. Ang baon ninyong pagmamahal, nakikita ko, no? Siksik, liglig at umaapaw ngayon. Sana wag mabawasan, kundi bagos madagdagan pa at ma-challenge. Ayan! At isa na namang edisyon ng DepEd Hour ang inyong natunghayan para sa kanyang 12th taon sa radyo at telebisyon. At sa ngalan po ng mga pangunahing tagapagtaguyod ng programang ito, ang Pamilya Vergara, sa panguna ni Presiding Officer J. Vergara, kinatawan ay katlong distrito, Rio Vergara, at punong lungsod, Michael Vergara. Sa ngalan pa rin ni na taga-pamanihala ng mga paaralang lungsod, Teresa Mababa, taga-Masid Pansangay sa Media at English, Glenn Agustin, kasama ang poging-poging si Henry Pawig at ang buong pwersa ng CabTV at TWJJ. Ako po ang inyong nakasama, Ginang Laila Pascual. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga mag-aaral na nasa in-person classes. Lagi po tayong sumunod sa mga health protocol na pinag-iiral ng mga ahensya ng pamahalaan at ng ating paaralan. Stay safe and see you around. Happy birthday sa nanay ko! November 24, happy birthday, nanay. I love you.